Amen.
sa Diyos sa kaitaasan.
kasulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahala sa tiling niya. Ngunit, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyo hindi magkamit sa pangako ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit, hindi nila kung pinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Paano maniniwala ang papasok at mamamahinga sa tinig ng Diyos? Ito ayon sa kanyang sinabi. Sa dahil ay aking isinumpa, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa tinig ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikaputong araw. At sa ikaputong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapagpapahinga sa piling ko. Kaya pagsipag tayo makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigol tulad nila. Ang Salita ng Diyos.
si Jesus sa katanawuman, kumalat ang balutan siya na sa kanyang tahanan. Kaya nagkatubaw na ang napakaraming tao. Ano ba? Wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Sa nagkatang nangangaraw sa Jesus, may ibinating ang isang paralitikong bala ng apat na tao. Hindi nila ito may labi kay Jesus. Dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang gulong sa tapat niya. At inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang hitaan. Nang makita mo ang Jesus kung gaano kalaki ang kanilang panalangin, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakapuro ng ilang iskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit magkasalita ng ganito ang tao ito? Kalapastaan sa tusunan, hindi pa ito samang ang mga pagpapatawad ng mga kasalanan. Talos na Jesus ang kanilang nag-iisip na sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa parang ko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumintig ka. Dalhin mo ang iyong hitaan at lumakad ka." Pagpunawin mo sa lupa na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa parang ko, "Tumintig ka, dahil mo ang hugaan at umawin ka." Tumindog naman ang parulong ko. Pinuhat ang kanyang hugaan at umalis na nakikita na lahat. Sila'y pawang ng lalas at nagmuri sa Diyos. Hindi pa kami makapakita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Buhay mo ba ang mga nangyayaw sa bayan? Buhay mo ba ang mga nangyayaw sa bayan? Purihin namin ang suwawal sa bayan. So bahagi mo ng ating pagpupulang ngayon sa mga ikalimutong taon ng anabersaryo kahapon ay nagdibang tayo na 20 years bilang parola. Ngayon ay nagdibang tayo na 17 years na inyong gawain. So bahagi mo na kung saan ay 17-20, malapit na tayo mag-jubilee, 25. So bahagi mo na kung saan tayo ay tumatanda, lumalaro sa ating pananampalataya. Nakakaroon ng pinagkakaulatan. Sabi nga kapag matanda ka na, nagkakaulat ka na. So bahagi ko ng ating pagkilos na nawa ay yung pagkakaulat ay lalong tumino, lalong maging matibay sa ating pananalig kay Yahweh Elshaddai at kay Jesus.
na kanyang sinugo. At bahagi ko ng pagmulay po natin ngayon, alam mo, ating po tema na binibigyan ng pansin, isa po sa dapat namin palagunin ng ating pagkaunawa ay pinatawag po natin ang puro ng pagpapatawag ng kasalanan. Siguro sa dumatang isubro na naman yung puro ng pagpapatawag ng kasalanan. Pero bakit meron kalimutan na 2,000 years ago hindi makulangan na sabihin ni Jesus na pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Nung hindi pumapasok sa kanilang kaisipan, kahit na wala ngayon, nakapagsinabi ng pari kapag kayo nang umpisa, kinasabi ng pari na pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Sapagat, para po sa mga Hudyo, kaming si Yahweh Jesus ay lamang ang may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ang anak ng tao para sa kanilang pagkaunawa ay walang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Kaluma ang buntong mana ng Diyos sa kanilang pagkaunawa. Well, siguro po dahil sa sila mismo yung naniniwala sa buntong mana ng Diyos. Ang kanila lamang ay pinaniniwalaan ay ang Ama, ang Diyos Ama. Yun na yung kanilang pinaniniwalaan. Wala silang Diyos Anak, wala silang Diyos Espiritu Santo. Para po sa mga Hudyo, Diyos Ama lamang. Diyos Ama lamang. At marami rin yung mga naniniwala na mga naniniwala sa Diyos na ang kanilang pinaniniwalaan lamang ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama lamang. Walang Diyos Anak, walang Diyos Espiritu Santo. Pero yun, yun yung kanilang pangangayon. Pero kung sa atin, maliwanag na kumusahin sa pamagitan ng sa Kristo, tinubos tayo sa ating kasalanan. Kaya po sa mga Hudyo, walang magbibigtas. Hindi na magbibigtas ng Mesiyas. Para po sa mga Hudyo, para sa kanila, hindi pa tayo ligtas. Bakit? Minimikal pa nila ang mananakot. Hindi pa dumarating ang mananakot. Para sa ating mga Kristiyano, maliwanag po sa atin ang dumating na ang mananakot. At sino yung mananakot ngayon? Si Jesus. Siya ang may kapangyarihan na magpatawag ng kasalanan. Siya ang may kapangyarihan na magpatawag ng kasalanan. Pero kung bago ng pagkulos, sabi natin natin, sabi niyo, ano ba ba yung pagkulos? Sabi niyo, sabi niyo, maliwanag kapag sinabi natin na pinatawag tayo ng Diyos ng ating kasalanan. Pero ano mo yung direct implication ng turo ng pagpapatawad ng kasalanan? Sa sitwasyon na pinakabulangan natin ngayon sa kapanahonan nito,
Kesa doon natin ang Diyos ang pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-iira, pagpapatawad ng ating Panginoon sa Kristo, tinapos tayo ng kasalanan sa lahat ng ating pagkakasala. Bahagin ang kusala ng tayo ng ligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ang isa-isa mga elemento na dapat natin mabigyan ng pag-iira. Sana po ay hindi mo mga ay hindi mo mga babalikan mo mo natin. Mayaan mo na kasi pasensya na kayo. Kung baka dami natin babalikan, magpapong mensahe ng Fatima. Kasi yung magpapong mensahe ng Fatima, may malalim na pag-iilan. Isa ko rin kaya rin yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung kapatawan ng mga kasalanan. At ano yun? Tulad ng pinahawa ko sa atin ang buong ikapan. Na maliwanag na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ay mayroon kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Bakit? Kasi siya ay may kapangyarihan na magpatawad sa karamdama. Kasi po, maliwanag na kasi na sa pagkaunawa ng lumang tupan na ang kasalanan ay pumasok sa doon sa kaibigan. Anong katulad nito? Sakit at kahirapan. Kaya tayo mayroong kahirapan at karamdaman gawa ng kasalanan. Kaya nung sabi ni Jesus, ano na mas madali? Ang sabihin na pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan o sabihin doon sa parang ikaw natin na kunin mo ang tumanggol ka, kunin mo ang iyong hitaan at umuwi ka. So yung pagkapagaling ni Jesus, doon sa mayroong paralitiko, ay tanda na rin, mayroon siyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan sapagkat sinira niya ang epekto ng kasalanan. At ano yung epekto ng kasalanan na niyang sinira? Ang kanyang pagiging paralitiko. Ang kanyang pagiging may karamdama. Yun ang sinira ng pagkapatawad ng Jesus. Pero parang yung pagkakulay na patuloy mo pinapagawa sa atin, sabi nga po natin, sa tema ay pinahayag ng mahal na gawin ng Panginoon. So pinagbibigay natin ngayon ay isang taong taon, sabi nga po natin ay ang pagkapatawad ng mga kasalanan at ang pagkapatawad pagkatawag buwi. Sino sinasabi ng Pater, bakit ba kayong pagkatawag buwi? Pinatawag na kayo ng Diyos ng ating kasalanan. Pinatawag na kayo ng ating mga kasalanan. Pero, bakit hindi yung pagkatawag buwi? Sabi nga natin na ito, para ibigay ang hinihingi ng katawag. Para ibigay ang hinihingi ng katawag. Inalisan ng Diyos sa ating kasalanan. Tayo ang parang masalami. Kung ba't ba tayo magbabalik po eh? Kasi kung talagang tayo ang parang masalami, kung talagang tayo ang parang masalami, maaari mo ba? Mayroon tayo ang pinalangin na ako? Ay, wala ko sa iyo? No? Maaari mo ba ang kapalito? Bye.
May ginagawa ako. Hindi mo gano'n. Hindi mo pwede na gano'n ang mangyari. Pero anong kinakita niya? Ah! Dahil baba ng pag-ilintos ng Diyos. Hindi na ako pumunta sa impyerno. Pero hindi ko maalim. Hindi ko maalim na pumunta ako sa langit. Pero ang taong pinagkasalanan ko sa lupa ay hindi ko mabigyan ng kasalanan. Maalim ko maalim. Kung sa lahat ay ikaw ay anak, niyayon sa dahil. Kung ikaw ay tuloy na iniligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Papasok doon. Papasok doon ang kasalanan. Papasok doon ang tumatawag ng pagpapalo ko. Yung pagpapalo ko ang mo, ang hindi ba ako nung nakasalangin? Hindi. Kaya ako nung nakasalangin ko ang mga rin, gawa niya Jesus. Gawa ng kanyang pagpapalo ang muling pagkabuhay. Pero, kaya ka ng pagpapalo ko rin, ay nangyayin mo na rin sa kailuturan ng mga puso. Na hindi mo may ibigay ang kasalanan sa pagkat ang Diyos natin, si Yahweh Israel, ay ang Diyos ng kasalanan. Amen? Pero kung yung bahagi ng pagkulos, nung kaya kasalanan mo namin, ito sa itang kaya ay pahita ko na naman, baka kaya yung mga kasama ng mga tao, marami ko na ito. Nakonfusion ay sundan na kung bakit pinagaling ng Jesus yung tao ito na may teto na may yung paralitiko ay karoon ng malamang malakaya ng mga tao yung kasama na bakit itong mga tao ito ay nagpapakahiya na lumitas sa mundo para na ang tao ito ay makapasok sa kaharian. Makapasok sa bahay. Makapasok para mapagaling ni Jesus. Kasi, ganun. Ganun yung ganitang pagkaunawa. Hindi nyo na natin na sila ay inintas, wala silang karamdaman, wala sila sa kapangyarihan ng karamdaman, wala sila sa kapangyarihan ng sakit. Wala sila sa kapangyarihan ng demonyo. Ang hindi nila maatid na yung kanilang mahal sa buhay, hindi lang sila kung kaalaw-alaw nila yung sakit. Pero hindi nila masama maatid na ito kasama nila yung kanilang kababayo, yung kanilang kaibigan ay nanihira na nakarasay doon sa kanyang hitaan sapagkat siya ay nasa kapangyarihan ng kasamaan. Siya ay apektado ng kapangyarihan ng karamdaman. At ito naman yung makakalo natin. Pero pagkutusin mo, ito rin po yung bagayan ng pakita po natin na kung talagang tayo yung mga anak ng Diyos, ito ang po yung image natin na ang ating patuloy sa panabagan ng pagkakapag ay palagi itong imahin ng banal na pamilya. Ang imahin ni na Jesus, Maria at Jose. Yung imahin ng isang pamilya. Yung alaman, isang malaking pamilya. At sa lang ang tuloy, binigyan na ng itong patuloy na yung ating gawain ay maging imahin ng isang pamilya. Yung ating gawain sa paroko ay naman ay imahin ng isang pamilya. Ano alin? Hindi nga yung matin na mayroong nangyirapan. Na mayroong nagdurusa. Gawa ng kahirapan. Gawa ng kasalanan. Yung po ang ikaw, saan mo ang ng kahinaan?
Kami mong sa usapin na hindi na pamawa ng ako. Kaya po sa atin na po, kaya po may mga naman problema tayo sa mga pinagpapawa ng ako. Bakit? Ang mula tayong pakialaman eh. At kanya kanya sa alam. May mga tao na lulungkot. Hindi natin pinulungan. Kaya ano, doon siya pumunta. Sa masasamang kaibigan, doon sila pumunta sa pinagbabawal na gamot. So, at tayo ay kung talagang bago na natin pagtulos na kung saan yung makita po na hindi ako matutusin. Kung sa doon, na lupunan natin muna kalawal, ay matatapunan ng ugnayan ito sa pinag-uusapan natin sa kasalanan at sa kapatawaran ng kasalanan at sa pagbabaya, huli ng ating mga kasalanan. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ni Yahweh. So, dahil tayo ay mga isinilang para sa lahat. Hindi natin matin na isa pang sa atin ay hinahawaan natin naghihirap hindi na lumunod sa kumunod ng kasalanan. At sa po ito yung magiging bagdami natin kami sa gawain ni Yahweh sa dahil sa mga makatagod natin na baka hindi mahalang natin na sila ay naniniwalay ng atas. Baka hindi natin sila inaakay. Baka hinahayaan natin na sila na lamang ay malunod sa kanilang paghihira at magkakasala. Baka pinababayaan natin sila sa kanilang ginagawa na alam natin ay magdudulot sa kanila ng katahamakan at sa kanilang pamilya. At kung hangin ang dudulot po, ay sabi na natin ang pinaka modelo natin, ay ang banal ng pamilya. Kung ipinipin natin ang bawat sa bulang nombro ng ating pamilya, ay kapamilya ko rin. Pababayaan ko ba na yan ay malumbat sa kasalanan? Pababayaan ko ba yan ang malumbat sa kanyang kalandaman? Ayaw ko ba yan na masira sa kanyang kalandaman? Kasi yung pinong modelo, at yung po, magingan ay mga membro na anak, ilalo sa dahil, magingan po ay membro ng aking parokya. So, na po ay sama-sama natin. Sama-sama natin. At ito ang ibulog natin sa panang po ay kapag. Ano ba? Ang pag-ugasan tayo. Pag-ugasan tayo. Asan ang isinilayan? Sa ating panalangin. Magsimula sa ating panalangin. Isinulong sa tunay, puro na lang ang panalangin. Alam mo kung talaga tayo nagdarasal. May buwan na dyan. Kasi bagus mo na agad, action ka agad. At kung isang maraming action, walang panalangin, ay hindi nagkakaroon ng brutas ng kanilang pagtulos. Kaya, yung ating pagtulos sa lahat ng alam ay simula natin sa panalangin. Ipanalangin natin yung mga naging mga puno na gawain-gawain sa tao sa loob ng 27 taon. Yung iba ay maaaring namatay na. Maaaring iba na
mahalo ng isipin na yung ibang mga kapatid natin ngayon, lumipad na sa kanilang bahay. Yes, may mga instances tayo ng mga dating mga membro na natin ng resong pagsimbahan ay nasilga ng simbahan. So, kung tayo lang nila ng pagalangin, kasi bakit ba? Kabahanin. Kabahanin na natin pagdulos. Anawarin, makunta ko lang. Sana kung makunta tayo, matuto tayo. At sana tayo ay pagalangin natin na katulad ng isang pamilya na sina Maria, Jose, at Jesus. Ay tunay na maramdaman na ang bawat isa ay nagnanais kahit ang ulusan ay sa diba ng mahirapan gawa ng tayo ay magkakaiba. Hindi tayo pamilya gawa ng dugo. Tayo ay mga kapamilya gawa ng pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus na siya'y tumulong sa panawagan ni Yahweh El Shaddai. Ito po yung pananalangin natin. Sa bibago ng ating pagpapasalamat sa 17 taon ng ating pananalangin ay ang ating patuloy na pag-aaral ay sa kapiyong karamdaman natin lalo-lalo na ngayon sa taon na ito na pinibigyan pansin yung pagtago ng ating parokya. Maramdaman natin na ating pananampalataya ay hindi.